gitna ng imbestigasyon sa 10 billion pork barrel scam na kinasasangkutan di umano ni Janet Lim Napoles, lumitaw po ang panibago at mas malaking posibleng anomalya sa pork barrel at ang halaga nito, mahigit 100 bilyong piso. Samantala, plano naman daw ng DOJ na kasuhan ng plunder sila Napoles at ilang mababatas na dawit sa 10 bilyong pisong pork barrel scam na inalmahan naman ng abogado ni Napoles. May report si Emil Sumangil. Wala pa raw sa kalingkingan ang 10 bilyong pisong pork barrel scam na iniugnay sa negosyanteng si Janet Lim Napoles. Sa patuloy na imbestigasyon ng DOJ, NBI, lumitaw ang mahigit 101 billion pesos na napunta umano sa mahigit 150 NGO mula taong 2007 hanggang 2009. Yung iba pa po na mas malaki, more extensive, bigger exposés or disclosures, especially as revealed in the COA report, yun po ang itatag officially ng IAGC with the Office of the Ombudsman as lead. Ang tanong ngayon, sana napunta ang mahigit 100 bilyong pisong pondo? Batay sa dokumentong hawak ng NBI, galing ang nawawalang bilyones sa pork barrel ng mga mambabatas at sa Malampaya Gas Fund na nagmula sa operasyon ng Malampaya Natural Gas Field sa Palawan. Ngayon, inaalam ng mga kinauukulan kung nagamit ang pondo sa lehitimong proyekto o kung napunta lang ito sa bulsa ng iilan lang. Ayon naman sa DOJ at NBI, ginamit ang pera para ponduhan ang soft at hard projects sa pamamagitan ng ilang non-governmental organization at foundations. Makikita rin sa dokumento na bukod sa mga supply sa agrikultura, napunta rin ang ilang bahagi ng pondo sa mga proyektong pang-imprastruktura na hiling umano ng ilang mababatas sa buong bansa. Ayon sa isang source para malaman kung saan napunta ang bilyong-bilyong pondo, 76 na mayor mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang ipatatawag ng NBI. Unang-una, nakakagulat yung laki, no yung bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito. No? Mangalap talaga ng ebidensya para talagang airtight yung kaso na may sasampa namin kung sino man ang tatamaan. Ipinasa na ng NBI ang mga dokumento sa Interagency Anti-Graft Coordinating Council o IAA-GCC na binubuo ng DOJ, COA at Ombudsman na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa pork barrel. Mahigit sa 10 kontratista ang kanilang iniimbestigahan. Sa pangunguna ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, kasama sa kanilang tinitignan ng Special Audit Report ng COA, kung saan natukoy na may mahigit 6 na bilyong pisong pork barrel ang napunta sa mga peking NGO. We need the documents to validate them, but we were told that the documents involve more than a roomful, so we'll have to strategize. The report is not evidence, so we cannot consider filing a case based on that report alone. Kabilang dito ang SEC records ng mga sangkot na NGO, Special Allotment Release Order o SARO mula sa DBM, at records mula sa National Statistics Office na magpapatunay kung mga totoong tao ang nadawit sa scam. Sa pamamagitan ng prosecutorial powers ng naturang council, maaari nilang obligahin ang mga ahensya na magsumite ng mga kailangang dokumento. Pero labas na raw sa kanilang trabaho ang magpatawag ng sinumang sangkot sa anomalya. The fact-finding investigators are not compelled or are not obliged to summon the would-be respondents. The actual level that talagang kailangan sila at pasasagutin sila to have their day in court, as mentioned by the Honorable Ombudsman, is during the preliminary investigation. Ayon naman kay Ombudsman Morales, posible pang lumawig ang investigasyon sa mga taong 2007 hanggang 2009, depende sa mga lilitaw na ebidensya. Gayunman, siniguro niyang magiging patas sila sa investigasyon. We don't have any record of being tools of anybody. We assure you of the credibility of the result of the investigation. There is no such thing as kaalyado ng administration and hindi kaalyado ng administration. Habang patuloy ang investigasyon, hindi rin nakihinto ang paghahanap kay Napoles at kapatid niyang si Reynald Lim. Malaki raw ang posibilidad na nasa Pilipinas pa rin ang dalawa, pero hirap silang makahanap ang magkapatid. Plano daw ng DOJ na magsampa ng kasong plunder kay Napoles, pati na sa ilang mababatas
na sangkot sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Hintayin nyo na lang. That's of course the target. That's the target. It would also include already some lawmakers. Hindi ko pa po pwedeng sabihin. Ang desisyong ito ng DOJ, kinwestiyon ng abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Capunan. Anya, hindi raw sumusunod sa due process ang ahensya. Dahil ni minsan daw ay hindi man lang sinubukang kausapin ng DOJ ang mga abogado ni Napoles. Hindi raw tamang gawing nationwide ang manhunt kay Napoles dahil hindi pa naman daw na isasampa ang kaso. The DOJ and NBI keep saying we shall follow due process. Sanang due process doon kung isang side lang ang pinapakinggan nila? At sanang due process doon kung nagre-report sila sa media? We learn it after we hear it from your station. Emil Sumangil, GMA News.